Hi guys, welcome back to my channel. And today we will do the unboxing of my new DJI Osmo 4. Tara, buksan na natin siya. Okay guys, so ito ay binili ko sa Lazada. Actually, binili ko to sa flagship store na DJI, sa official store ng DJI sa Lazada. Okay, buksan na natin siya. Ayan. Sirain na natin. So, ito guys, in order no kapatid ko through Lazada, 1 week ago lang. I think, hindi nga 1 week, parang 5 days lang, dumating na siya. So, ang bilis ng delivery. So, ayan. So, naka-bubble wrap naman siya. Okay naman ang packaging. At mukhang may protection siya na nakalagay kasi nga may bubble wrap. Okay, buksan na natin yung bubble wrap. Ayan guys. Ililink ko sa description box yung link kung saan in-order itong DJI Gimbal Osmo 4. So, I think ito yung pinaka-latest na gimbal ng DJI. Ito yung bagong labas nila na gimbal. So, double wrapping siya, guys. Double wrapping siya. May isa pa siyang bubble wrap. So, sirain natin. Ilalagay ko dito kung magkano siya. Kung magkano namin siya nabili. Yan. So guys, eto na yung mismong gimbal. So makita nyo naman, DJI Osmo 4. Ayan. So, ito yung itsura ng gimbal. So, makikita natin sa loob mamaya kung ano yung laman ng box. So, ito siya. Ito yung box. So guys, buksan na natin siya. Meron siyang nakasil pa siya. Ito, kung makikita nyo, nakasil siya talaga. Hindi siya binuksan or kung ano man. Ayan, nakasil siya. Yan. So, sisirain na natin yung pinaka-plastic niya, guys. So, ito yung plastic niya. Yung nakasil kanina. Ayan. Clueless ako kung ano yung nasa loob nito. So, sabay-sabay natin first time na makikita kung ano yung nasa loob niya. So, guys, kaya ako bumili nito ay dahil ang aking vlogging camera is my phone. iPhone 7 Plus yung aking ginagamit. And sometimes, ang ginagamit ko pa ay yung phone ni Ma'am Pet na iPhone XS Max. So, ito ngayon, yung pang-film ko ngayon is yung iPhone XS Max. So, kahit na iPhone 7 or iPhone 10 ang gagamitin ko, swak siya dito sa gimbal na to. So, naisipan ko bumili nito kasi gusto ko mas maging maganda yung mapapanood nyo, hindi shaky. At ang sabi nila sa review, meron daw tong face detection na kung saan
kong phone yung gamit ko, hindi ko na kailangan na makita kung ano yung nasa monitor kahit na nakatalikod yung phone ko kasi susundan niya na ng pusa yung mukha ko. So, buksan na natin. I-take dito siya, binubuksan. So, ito guys, nakasil pa siya dito sa bottom. So, tanggalin natin guys. Para mabuksan natin. So, ito na, guys. Bubuksan na natin siya. Kanina ko pa sinasabing bubuksan. So, ito na siya, guys. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, ito yung nakita natin pagbukas natin. Meron siyang ganito. Ayan. So, tabi muna natin siya. Ito siya. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob nito. So, ito na yung mismong gimbal. Ito yung stand siguro. At ito mismo yung gimbal. At ito nga yung magnetic niya na holder na ilalagay nyo naman dun sa cellphone nyo. Tapos ito guys, dito sa taas. So, dito naman guys, pinakikita niya dito kung paano mo ikakabit yung holder sa cellphone mo and doon sa gimbal. Ayan. Kung makikita niyo guys, i-download sa Apple Store at pwede siyang i-download sa Google Play. So, kung Android ang phone niyo, pwede ito. At the same time, kung iPhone naman, which is iPhone yung ginagamit ko, pwede rin siya dito. At meron siyang application na i-download niyo sa cellphone niyo na sa susunod ng mga vlog ko, itatry ko mag-tutorial. So, ngayon, hindi ko pa kasi ito alam. So, pag-aaralan ko muna bago ko mag-tutorial kung paano siya gamitin. So, ngayon, unboxing muna tayo. So, guys, ito. So, itatabi ko muna to. Ito muna tayo. So, hindi ko rin alam kung ano yung laman nito. Ang nakalagay dito ay Create Magnetic Moment. Siguro, manual siguro to. Hindi ko alam kung ano to. Buksan natin. Okay. Ano to? Meron siyang, I think lalagyan to. Meron siyang ganito. Yan. Lalagyan ng gimbal. Lalagyan ng gimbal. Ayan. Yan, wala laman. Tapos ito, meron siyang yung hawakan. Meron siyang yung hawakan. Yan. Tapos ito, I think ito yung parang ilalagay niyo yung phone niyo, tapos parang magiging babakatin niyo siya kung saan yung magiging gitna, doon niyo siya ilalagay ito, yung magnetic na ewan ko kung anong tawag dito. Parang yung magnet kung saan didikit yung gimbal. Pero syempre ito, palagi ko hindi ko na ito magagamit kasi yung holder yung gagamitin ko para kahit anong cellphone pwede kong gamitin. So, tingnan natin kung ano pa nandito. So, ito yung manual. Ayan. Manual and then yung pandikit ng magnetic. Lang to. Yun lang yung laman nito. Manual and then yung magnetic. Not adhesive. So, ayan guys. So, punta na tayo sa mismong item natin na which is yung gimbal. So, ngayon, ito meron siyang stand. I think ito yung stand, guys. Ayan. Na pwedeng tumayo yung gimbal kung gusto nyo patayuin. Pwede rin naman na maging holder siya para mas mahaba yung extension ng gimbal nyo. So, yan. Meron siya kasamang USB. I think ito yung pang-charge. Ayan, pang-charge.
Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na holder. So, ito yan. Ito yung pinaka-holder nyo sa cellphone nyo. So, kung makita nyo na-extend siya o kung ano yung cellphone nyo, ma-hold niya. Ito naman yung pinaka-adhesive siguro na ibibigit nyo dun sa gimbal. So, yan. At ngayon, ang ating star of the day. Ayan. So, ito na guys, yung pinaka-gimbal. So, ito, first time ko itong gagamitin. At wala nang laman yung box. So, ayan, wala nang laman yung box. Sabi na natin siya. So, ito ngayon yung pinaka-gimbal. Ayan. So, hindi ko alam kung paano ito i-operate pa. Pag-aaralan ko muna. Guys, mabigat siya. Medyo mabigat siya. Makikita mo talaga na maganda yung pagkakagawa niya sa mga edges. Kung paano nila naisipan na gawin yung mga handle. Ayan. Makikita nyo talaga na magandang klase yung item. Ayan. Guys, yung laman ng box. So, ang laman ng box ay... Guys, ito yung laman ng box na binuksan natin. Again, this is DJI Osmo 4. Inilink ko sa description box kung saan namin binili ito through Lazada and kung magkano. Okay guys, so sana na-appreciate nyo yung unboxing ko. Yung mga susunod kong magiging vlog, papakita ko kung paano namin gagamitin itong Osmo 4. So guys, that's it for my vlog for today. I hope you like it guys at sana excited din kayo sa mga magiging video ko using this new gadget from DJI. So guys, nagpapasalamat ako dun sa aking sponsor na si Gayuma Vlogs. Thank you mommy for giving me this DJI Osmo 4 kasi pwede rin magamit niya to sa kanyang vlogging at saka yung sa kapatid ko naman pwede rin niya magamit kung sakali na mag-vlog siya. So thank you guys for subscribing to my channel. Nasa 440 na tayo. Very very much grateful sa inyong panonood sa aking channel. Kung alam nyo lang guys kung paano ko napapasaya ng mga views nyo na merong nanonood ng mga video na ginagawa ko. Marami pong salamat. Na-appreciate ko po kayo lahat. At susubukan ko po na bigyan kayo ng mas nakakatuwang mga videos using din sa mga upgrade ko katulad dito ngayon na meron akong bagong gimbal para maging maganda ang aking mga video. So, maraming salamat guys. God bless you all.